Hello mga ka-farmlat, ayan magandang kaliwanagan po sa inyo lahat. Ayan meron po tayo mga ka-farmlat na napakagandang residential farm na sobrang sarap gawin bakasyonan and retirement plan. Ito ay well maintained, ayan napakaganda ng ambience, napakaganda sa mata. Dahil ito po ay kapantayang farm na maraming niyog, na may mga mangga, na ang damo po niya ay carabao grass po na well-maintained po siya. And makikita niyo naman na talagang maganda. So, ang may-ari po nito ay general po. Ayan, kaya ganun na lamang kaganda itong property na to. And ang nagme-maintain po ng property na mapanatili yung ganito kaganda ay yung sundalo po. Ayan. So, as a privacy dito sa property na to, even nasa residential area po siya, ayan, dahil ang distance lang po nito sa cemented provincial road ay nasa 50 meters po. So, ang buong property ay napapaikutan po ng bakod na bawat pagitan po may tanim na mahogany. Na kung saan, ito po ay may sukat na 12,000 square meters. And buhay pa po ang nakapangalan sa titulo. So, ang halaga po nito as residential farmhouse o residential po na farm na pwede nyong gawing farmhouse po ay nagto 200 pesos per square meter lang po. Alam naman po natin ang presyo ng mga residential farm, medyo talagang medyo mahal na. So, ayan, kaya po binibenta, hindi na po nagagawi dyan ang kumbaga parang gusto nyo na pong i-dispose. So, ayan mga ka-farmlat, malapit lang po yan sa town proper ng Calawag, mga 15 to 20 minutes drive na sa town proper ka na ng Calawag. So, ipapakita ko po sa inyo yung distance niya sa Google Earth mamaya. Sa huling part ng video, ipapakita ko sa inyo. So, ayan, ipapakita rin po natin yung overlooking part niya. Ayan. So, ang ganda po nito. Medyo may presyo lang, pero talaga naman pong maganda at pasok po ang sasakyan dyan sa property. Ayan, so, ayan mga ka-farmlat, silipin natin. Ayan mga ka-farmlat, overlooking din po dito. Medyo may mga puno lang na nakaharang kaya hindi nyo po masyadong matatanaw. Pero sa ganda nitong property, itong kapantayan na to na malinis na puro carabao grass, ang sarap retirement plan po nito. Ang ganda rin gawing farm ng kung mahilig kayo sa kambing, baka, at pinaka besto sa manok panabong farm kasi ang ganda po ng pagkadamo dito. So, napakagandang retirement plan po nito. And overlooking po yan, ayun. May nakaharang lang po mga puno. Pero pag nandito po kayo, makikita nyo po yung mountain view. Ayan. So, naharangan lang, sayang. So, ang ganda po nitong property na to. Panalo po ito. At pwede pong ipasok ang sasakyan dahil may road right of way po dyan. Mamaya, papakita po natin paglabas. So, ang distance lang po, siguro mga 40 to 50 meters galing po dun sa provincial road ng Ginyangan. Malapit po ito sa town proper po ng Calawag, Quezon. Ayan, panalo po ito. So ayun mga kapamlat, palabas na tayo ng property. Mukhang kakarbos lang, may mga pinagbunutan pa dito. So, ito mga kapamlat, yung kung magpapasok po na sasakyan sa lote. Ito po yung road right po. So, pasok po dito ang four wheels. Then, ito naman po yung pathway. Papunta dun sa mga may lote pa dun sa loob. Dito po sila nataan. So, hindi po papasok sa lote. Wala pong magiging outsider kasi may bakod po yan. May bakod din po ito. Kaya ang mga tao dumadaan po dito sa pathway. Hindi po mismo dun sa lupa. Ayan. So,
ayan mga ka-farmlat, ayan na, makikita na po natin yung provincial road po dyan. So ayan na po yan. And ang location po ng property ay sa bayan po ng Calawag, Quezon. Ayan. And tingnan naman natin from Manila. So, ito po yung mga bayan po na madadaanan natin. Ayan. So, dadaan po tayo ng Lucena, Atimonan, Gumaca, Lopez, Calawag. Ito po ang town proper ng Calawag, Quezon. Tabing dagat po yan. Ayan. Pwede po kayo mamili ng mga isda dyan. Sariwa po mga isda. And yung property, nandito po. So, San Roque, Barangay San Roque, Calawag, Quezon. So, siguro po mga 15 minutes drive sa town, from town proper, nandito ka na sa property. Ayan. So, nasa residential area po yan, yung property, kaya medyo mahal po yan. Tsaka, well-maintained po dahil lang may-ari po niyan ay general po. At ang nag-maintain ng property po ay sundalo. Ayan, bakit po? Dahil ang kampo po ng sundalo dito, ayan, nandito po banda. Ayan, dyan po nag-training si Kim Chu at Gerald Anderson nitong nakaraan lang. Ayan, dun sa gagawin nilang pelikula. Ayan. So, ang ito pong barangay na to ay huli, pag going to Ginyangan, Quezon ka, ito yung huling barangay. So, saan nga po ako pumasok? Parang dito po ako pumasok na Barangay Road. Saan nga ba yung barangay? Yung road right of way. So, hindi po updated ang Google Earth. Pero, ayan, makikita nyo naman, nasa residential area po ang property. Ayan. So, napakaganda po nyan. Ayan. Dito lang po yan sa Calawag, Quezon. Ayan. Pili na lang kayo kung mahilig kayo sa beach. Pwede kayo mag-beach sa Calawag. Pwede kayo mag-beach sa Ginyangan. Ayan. So, pwede po kayo mamili sa... Pupunta po kayo sa dagat na to or sa kabilang dagat. Ayan. Magkaiba po ang dagat na yan kasi magkaiba po ng pinanggalingan ng tubig. Ayan. Kasi... ang tabing Calawag na dagat ay dito, ang tabing Calawag na Ginyangan ay nandito po. So ayan mga kapamlat, at least may idea po kayo kung saan banda yung property, na kung gusto nyo ng privacy, tamang-tama nasa residential area yung property na may privacy at may bakod po yan. Ayan, overlooking din naman po yan dyan. So, ayan po mga farmlat, maraming salamat.